Isang magandang-magandang umaga po para sa ating ilang mga followers dyan. Sa mga hindi pa po naka-follow, please, please follow my page, pa-like and share po. Okay, usapan po natin ngayon, OFW, okay, Overseas Filipino Worker. Tayong mga Pinoy, pag nakakarinig tayo ng abroad, parang sikat na sikat eh. Pag sinasabi, ay kapitbahay mo abroad, ganda siguro ng buhay nun. Yun yung laging ano eh, bali yun yung tag. Pag abroad, abroad ko no, yan, mapera yan, mayaman yan, ganun, ganun. Hindi po lahat ng nag-a-abroad ay maganda ang buhay. Kaya nga ho, abroad eh, ibig sabihin, naghihirap sila dito, kaya nangingibang bansa, okay? Iano po natin yung mindset natin, no? Akala po kasi natin madali, madali ang buhay, hindi. Hindi po madali, hindi po masaya. Yung nangingibang bansa ka, nag-aalaga ka ng mga bata, lalong-lalo na sa mga nanay. No? Shoutout sa mga nanay natin dyan sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa mga anak nila. Hindi po madali, mga kabayan, mga kaibigan, no? Mga kapwa ko, Pilipino, Pilipina. Hindi po madali, tinitiis nila yung hirap, yung lungkot na mapalayo sa mga mahal sa buhay. Mag-aalaga sila ng mga bata na hindi nila kaano-ano. Tapos yung sarili nilang anak, hindi nila maalagaan. O diba lupit ng buhay? Ang sakit kaya nun. Pero sa kagustuhan kasing kumita ng mas malaki para mas mapoprovide pa nila yung mga kailangan nila ng mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. So, ayun. Nakikipagsapalaran sila. Yung iba hindi pa pinapalad eh. Diba? Hindi isa, dalawa o tatlo. Excuse me. Ang nangyayaring may binubugbog, ayun, may ginagahasa, minamaltrato, mas worse pa nga, may pinapatay. So, payo ko lang sa inyo, no, yung mga nasa ibang bansa, no, huwag nyo pong ibigay lahat, huwag nyong ipadala lahat, kasi alam naman natin na yung trabaho nyo dyan ay hindi only, hindi po kayo lifetime dyan. Matatapos at matatapos ang kontrata ninyo. Zile, yun yung sinasabi ko, magtira naman po kayo para sa inyo. Para pagdating ng panahon na uwi kayo, meron kayong ipon, meron kayong naipundar. Zile, tayo naman dito sa Pinas, no, huwag naman tayo yung ano, parang ang tawag, maghulat lang o mahulugag bulan. Yung ganun ba? Yung magsalig kayo na ay abroad, na ay magpadala, hindi natin iniisip na may mga pagkakataong napapagod sila, gusto nilang magpahinga. Yung mga moment na tapos kamustahin natin sila araw-araw. Hindi yung nangangamusta lang tayo doing ano na, malapit na yung sahod. Inaabangan yung araw ng sahod eh. Huwag po tayong ganun. Kasi in a way na magchat-chat tayo, tatawag tayo, mangangamusta tayo. Yun yung pwede nating isukli eh. Yun yung nagbibigay sa kanila ng happiness. Kahit papaano maibsan naman yung lungkot na nararamdaman nila. Lagi po nating tatandaan, no, na ang buhay ng isang OFW, ika nga, isang paamo na sa hukay. Aalis ka, hindi mo alam kung makakabalik ka pa. So dapat iti-treasure natin yun. Yung perang pinapadala dito sa Pinas, dapat gamitin natin sa tamang pamamaraan. Hindi yung, ayan, next week sasahod naman si ano, si nanay. Next week, may pera naman ako ulit. Okay, bilhin ko ganun. Hindi, dapat i-priority natin yung mga needs natin over wants. Para hindi po tayo nagkakaroon ng shortage. Ito po ay payong kaibigan lamang. Wala pong masama. Nasa sa inyo naman po yung desisyon. Yung akin lang ay baka naman makatulong yung ano, yung advice ko. Ako kasi meron akong kapatid sa ibang bansa, no. Isa rin siyang nanay. So I feel her. Mas alam niyo yung halos lahat ng oras niya ay doon lang nakafocus sa trabaho niya. Wala na siyang oras sa mga anak. Although, malat yung host ninyo. Kasi nag-concert ako kagabi eh. Nag-concert ako tagal. Dami kong audience. Tatlo lang ata eh. Isa tagahawak ng baso, isa tagahawak ng
Buti isa tagahawak ng pulutan. Zile zile, zile zile yo allergic. Hindi joke. Nagkantahan kasi kaya agon. Asan na ba ako? Nawala na ako eh. Mas maganda kasi pag meron kang ano, meron kang pera, kunyari ipadala ganun. Halimbawa, meron kang 15,000 a month. Ayan, padala yan ng nanay mo. Yung 15,000, syempre, babudget na yun eh. Ito, sa bigas, gano'n. So, saktong-sakto lang. Wala nang ano. So, i-expect mo na naman next month, another 15,000. Huwag gano'n. Yung 15,000, kasi gawan mo ng paraan. Gawan natin ng paraan yung 15,000 na kahit papano, mag-extend man lang. So, yung 15,000, siguro ipagpalagay natin 20 to 1 month. Ayan. So, pwede mo siyang gawan ng strategy. Kunyari, gagawa ako ng ganito, magbebenta ako ng ganito, iro-roll ko ng ganito. At least, mauubos at mauubos din kasi nga kulang din, panggastos nga. Pero at least, yung 15,000 na yun, dapat sa isang buwan mo lang kukonsumuhin. Mag-e-extend siya. Magiging 2 buwan, pag suswertehin, 3 buwan. Kasi nga, magro-roll siya eh. So, not bad. Kahit papano, nag-e-extend siya ng ilang days pa na na-budget mo yung 15,000. So, ayun lang po mga kaibigan. Masyado nang mahaba ang aking video. Sana nagustuhan ninyo. Sana nakatulong. So, any comment, just drop your comment below. O, ano, magmarites tayo dito sa baba. Mag-comment kayo sa baba. Shoutout pala kay Javre Jo, dyan sa Qatar. Ayan, isa ring mabuting kaibigan, masipag nando din. Shoutout sa ate ko dyan sa Hong Kong, Annalyn. Ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mag-ingat po tayo. Okay, huwag po natin kalimutang mag-follow sa page, pa-like and share, at pabisit po sa aking YouTube channel, Josephine Masiko, hindi naman kalabisan sa inyo. Hi! Say hi! Hi! Okay, that's all for now. Thank you!